God's Day to all po, kapamilya. Welcome na naman po sa ating morning devotions. At ang ating word for today is submission. Continuation lang po yan ng paalala ng Panginoon na tayo mag-serve habang may panahon pa, do our assignment and our missions as His children. So, bago po tayo mag-start, mag-ano lang po tayo kay Lord, mag-pray lang po tayo sandali. Father God, maraming salamat po sa araw na to. Thank you po sa paulit-ulit na pagpapaalala sa amin. What to do? Help us, Lord, to have a true heart, Lord, willing to submit. A heart, Lord, willing to obey. Father God, hindi po namin kaya without you. So, I pray, Lord, para sa lahat ng nakikinig ngayon, help us to be with you. And not just to be with you, but to walk in your ways. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang word po natin is submission. At ang text po natin is taken from Lamentations chapter 3, verse 22 to 36. So, pakinggan po natin ha, dahil napakaganda pong paalala. Dahil sabi nga po, kapag sumusunod tayo sa Panginoon at ginagawa natin yung assignment natin, yung mission natin sa Kanya, ay huwag na po tayong magtaka kung marami pong mga hindrance at mga pagsubok na darating. Pero ano po, ito po ang panghawakan natin at as we submit to Christ. Sabi po niya, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope." Yun po, ang lahat na sumusunod sa Panginoon may pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Di mo ba yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay sobrang-sobra para sumuko tayo sa buhay? For His compassions never fail. Totoo naman po, mararamdaman pa rin natin yung awa ng Panginoon. Makikita pa rin natin yung mga kamay niya sa bawat challenges ng buhay natin. Verse 23, "They are new every morning. Great is your faithfulness." "I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him." Kumisan po kasi yung gusto natin, hindi kaagad nangyayari. Pero sabihin po natin to, "The Lord is my portion, I will wait for Him." Kung ano po yung gagawin ng Panginoon dun sa assignment natin, sa mission natin. Verse 25, sabi niya, "The Lord is good to those whose hope is in Him. And to the one who seeks Him." So ano po ang dapat nating ginagawa? Sabi niya, napakabait ng Panginoong Jesus, napakabait ng Diyos para sa mga tao na siya ang pag-asa. "Ikaw ang siyang pag-asa ko," di ba? "And to those who seek Him." So hindi lang tayo umaasa, kundi talagang sinisik natin ang Panginoon. Anong gagawin kong next, Lord? Anong instruction mo sa akin? Hindi lang na umaasa ka lang, paasa ka lang, umaasa ka lang na umaasa pero wala kang ginagawa. Hindi po ganun ang way ng Panginoon. You seek Him para maging klaro po yung instruction niya sa ating lahat. "It is good to wait quietly," paalala kapamilya, "for the salvation of the Lord." Kasi bakit po natin ginagawa ang mga bagay, mission at assignment natin? Dahil gusto po natin ng kaligtasan hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao na pinananalangin natin. Diba umisan, bata pa sila, pinagpipray na natin. Hanggang sa tumanda ang tagal maghantay. Pero tignan nyo po, isang araw, you will harvest, yung harvest time na po na, "Lord, salamat kasi tinulungan mo ako na hindi tumigil na magmanalangin sa mga batang ito, sa mga anak ko, sa mga tinuturuan ko mga bata." And you will see them one day na, "Uy, sila, sumusunod sila sa Panginoon." Tapos naging naranasan nila yung kabutihan at kabanalan ng Diyos sa kanilang buhay. Tapos susunod, sabi niya, "It is good for a man to bear the yoke while he is young." Alam ko po, sabi niyo hindi na siguro para sa atin 'to ha. Pero as long as we have the strength. Sabi po natin na isa tayo sa mga 'to. At para po sa mga sumusunod sa atin na mas mga bata pa sa atin,
panalangin natin sila na kaya nilang babahin yung pinapa inuutos ng Panginoon sa kanila na gawin nila, yung mission nila, yung yoke na binigay ng Panginoon. Sabi nga, meron tayo kanya-kanyang cross. Dahil we are part of the cross. We are part of salvation. We are part of the redemption. Kaya nga po sabi niya, it is good for a man to bear the yoke while he is young. Bakit? Let him sit alone in silence, for the Lord has laid it on him. So wag pong magtataka, lalo na po sa mga kabataan o mas mababata pa sa atin, o kahit na kayo na nakikinig, kung may mga youth na nakikinig, ay sabi niya, it's good for you to bear the yoke. Wag kang susuko, ayoko na, tapon ko na to, magpapakaliwaliw na lang ako sa buhay. Hindi, sabi niya, ang Diyos ang nag-atas sa atin ng mga ito. Kaya kung tayo ay medyo tingin nyo, tumanda na tayo, tatandaan pa rin po natin na mayroong mga tao na tumitingin sa atin na mas bata sa atin. Paano ba dinala yung cross na binigay sa iyo ng Panginoon? So that they too will see you, how you stand, how you carry your cross and not dragging it. Sabi nga, don't drag your cross. You carry it. Para makikita ng mga youth natin, yung mga nakatingin sa atin na, ay, ganun din ang gagawin ko. Sabi niya nga, dahil ang Diyos ang nag-atas sa atin ng mga ito. At syempre, sabi nga ni Lord, kapag siya ang nagbigay sa atin, hindi niya tayo pababayaan. At ibibigay niya lang yung kayang-kaya mo. Kaya pag may problema o challenges or test of life or trials or kung anumang sitwasyon sa journey na meron tayo, tatandaan parati natin, kasama ko si Lord. Kaya ko to dahil binigay niya sa akin. May tiwala siya sa akin kung bakit niya ito binigay sa akin. And he will be with me as I carry this cross. Yan. Sabi niya, let him sit alone in silence, for the Lord has laid it on him. Let him bury his face in the dust. There may yet be hope. Let him offer his cheek to the one who strike him, and let him be filled with disgrace. For men are not cast off by the Lord forever. So, ibig sabihin, bakit po ito inaano to? So, makabataan, huwag kang mag-alala. Talagang haharapin mo to. May haharapin kang mga may hirap na bagay sa buhay. May times na may mga sasabihin sa'yo, may times na it is disgracing sa iyong pagkatao. Pero sabi niya ni Lord, for men are not cast off by the Lord forever. Wait ka lang. Nandyan na si Lord. Wait ka lang. Sabi niya nga, let him offer his cheek to the one who strike him. Hayaan mo kung ano bang sasabihin ng mga taong yun. O may gagawing hindi maganda sa'yo. Let them. Pero sabi niya ni, for men are not cast off by the Lord forever. Though he brings grief, he will show compassion. So great is his unfailing love. Hindi yun ko minsan eh, pero naniniwala po ako na lahat ng mga challenges na yan is to make you stronger. Sabi nga, what doesn't kill you, make you stronger. Ano yung kanta na worldly na yun? Pero tinitignan ko yung magandang message niya, na para bang mga bagay na yan na pagsubok o paghihirap, hindi ka mamamatay dyan, pero gagawin ka niyang mas matibay, mas matatag. Eh yun eh, kung you hope in the Lord, yun, hindi ka nawawala ng pag-asa. Kaya nga sabi niya ulit-ulit, sabi niya eh, yung hope, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So yun yung pinakagagawin natin parati. And the last, sabi niya, for He does not willingly bring affliction or grief to the children of man. Ibang, alam mo yun, hindi yung, ito, bibigay ko sa'yo. Alam mo yung parang, si God, He does not willingly bring affliction or grief to the children of men. Ayaw niya nga. Pero yung kung kakailanganin mong maranasan, iaalaw niya yun para maging maayos ka at mas maging matatag ka.
So yan po, kapamilya, ang ating message ngayon. Alam ko po na we are on a mission, we are on a journey, and we have our assignment. Gusto lang po sigurong paalala ng Panginoon to submit to Him and always obey. Dahil alam ko po yun yung pinakamahirap eh, to obey and to submit. And to use our strength and energy while we are still young, lalo na sa mga youth natin, for His glory. And to learn to hope in the Lord. For God is good to those who hope in Him, to those who seek Him. So ayan po, siguro alam ni Lord na malayo pa ang umaga, marami pa tayong bababahin at haharapin, pero yun lang po yung pangako niya. The Lord is good to those who hope in Him, to those who seek Him. Basahin ko lang po itong motto or quote na sinabi dito sa devotion. Ang ganda. Alam ko po na ito ay race natin at dadating ang Panginoon. Pero po, pangawakan po natin yung pag-asa na meron tayo. At para po makita natin yun, na yung magbibigay sa atin ng strength is yung pagmamahal ng Panginoon. His unfailing love. Walang kapalpak-palpak na pagmamahal. Hindi nagbabago. Always trust, always hopes, always protects. Kaya nga may awa siya sa atin. At sa ulit-huli, we will receive the crown. At speaking of the crown, ito po yung gusto kong basahin. Sabi niya, "The crown is not won in the beginning or middle of the race, kapamilya." Totoo naman. Sino bang ina-awardan pag umpisa pa lang? Wala. Sino bang ina-awardan pag nasa gitna pa lang siya? Wala. "But by He who endures to the end." Kaya kapamilya, endure. Endure, hindi lang yung endure. Enjoy also as we run our own race of life. Let us enjoy and endure everything for the glory of God. May our eyes be open sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Sa bawat challenges na meron tayo. So, ayan lang po. Pray lang po tayo at ipapanalangin ko po tayong lahat. Lord, thank you for your word na you are good to those who hope in you, to those who seek you. Lord, andito kami ngayon. Nagsisik kami sa inyo. And we thank you, Lord, for giving us the heart, Lord, to seek you. Dahil alam ko naman po kayo pa rin magtatouch ng puso namin. Lord, we are your children. We are your ambassadors. We are your representative here on earth. Lord, help us, Lord, to do our best as we carry our own crosses of life. As we run the race, Lord, of life. Our journey, Lord God, and we face everything, Lord, na inallow ninyo to make us stronger. To give hope, Lord God, to others, Lord, na nakatingin sa amin na we are really clinging on you at pagka kami kasama nyo, wala po kaming katalo-talo. Panginoon, pinapanalangin ko po kaming lahat na nakikinig ngayon at sa mga makapakinig pa ng message ninyo na ito, Panginoon, tulungan nyo po kami maging matatag. And Lord, thank you, Lord, na kayo pa rin po yung compassionate always at yung ama namin na talagang nagmamahal sa amin unchangingly, na walang pag-iimbot sa kahit na anong paman po ang mga nagawa namin kasalanan. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kalakasan dahil nakita namin at naranasan namin yung pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Lord, help us to carry our crosses. And may we be a good example to those who look at us. At sa ganun, Lord, sila will never lose their hope, Lord, in you. Thank you, Lord, sa araw na to. Maraming salamat. Help us to submit totally in you.
And may we glorify you, Lord, sa lahat po ng gagawin namin at sasabihin namin, sa lahat ng iniisip namin, laman ng puso namin, Panginoon. Salamat po for another day, another life, and another chance to have a good choice and to choose you, Lord, sa aming buhay. We love you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Submit, kapamilya! See you again tomorrow!